Treven family. It's a family that is driven to build strength and solidity. Driven to uphold sacredness. Driven to solve conflicts. Driven to stimulate communication. If we desire to have a strong and solid family, our family should have a driven faith. Have faith in God. Because our family needs God. Series na binuksan po natin ngayong buwan na ito. In our season for the family, we open the message series entitled Driven Family. Driven family meaning a family that is motivated. A family that is determined. A family that is determined to be strong and to be solid. A family that is driven para po magkaroon po ng paraan o pamamaraan para tayo ay sumolve ng conflicts po natin. At we are driven to actually sabihin po natin to be stimulated in communication. Okay, yan po pag-uusapan po natin. Ang topic po natin ngayong umagang ito in this message series is entitled Driven to Stimulate Communication. Driven to Stimulate Communication. Okay? So, ang ating pong mag-i-texto po dyan ay mula Ephesians chapter 4, reading from verse 1 to verse 3. Ephesians chapter 4, reading from verse 1 to verse 3. Kung nakita niyo na po, hiling ako po tumayo ang bawat isa bilang pagbibigay galang po sa pagbasa ng salita po ng Diyos. Alright? Ito po ang sinabi, ito po ang binanggit po ng Ephesians chapter 4. I'll be reading it to you, just follow me with your eyes. Ang sinabi po ay ito, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle and patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. So madali po tayong manalangin at hingin ng gabay sa pag-aaral ng salita po ng Diyos ngayon pong sandali ito. Lord, aming dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyong patuloy ngayon sandali ito, dakilang Diyos. As we study your word, Panginoon, as we study your teaching, your principle, Lord God, in this very back of this pulpit, in this broadcast, Panginoon, dalangin po namin na mangusap ka, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong mensahe, Panginoon, na maihihit sa likuran ng pulpito at broadcast na ito, na maging malinaw na malinaw, Panginoon, upang maintindihan namin, dakilang Diyos, ang bawat detalye ng mga turo na gusto mong aming matutunan ngayon pong sandaling ito. Kaya po, Panginoon, itinatalaga po namin sa iyong pag-aaral ng iyong salita. Itago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon. At ang mga salita pang nalabas sa aking bibig ay wala pong iba kundi salita po lamang. Kayo po maluwalhati, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright? Sige po, maaari na po tayo magsiyo po. Okay? Again, ang topic po na atin pong pag-uusapan ngayon pong umagang ito is driven to stimulate communication. Driven to stimulate communication. Tingnan po muna natin yung ating po pinag-usapan, yung title po muna. Okay? Ano po ba ang ibig sabihin ng stimulate? Okay? Iisa-isahin po natin para maging malinaw po sa atin to. Naintindihan natin yung word na driven, it is about being motivated. Okay? It is about being determined, determinado. O it is about being excited or enthusiastic pagdating po sa isang bagay. That's the word driven. Okay, naintindihan po natin yun. Tingnan naman po natin ano ibig sabihin ng stimulate. Ang ibig sabihin po ng stimulate ay i-raise natin to a different level. Ibig sabihin, iangat natin sa panibagong level po
okay, yung bagay na gagawin natin. Okay? Dahil pinag-uusapan po natin, stimulate communication, ibig sabihin, i-raise natin sa mas mataas na level yung pakikipag-communicate po natin. Hindi lamang po yung i-raise yung level ng pakikipag-communicate. Kung hindi, ang sinasabi din po ito is for us to revive, okay, or restore communication. Yun po ibig sabihin na stimulate. Bakit ko po sinabi? At bakit po maganda po itong topic na to na pag-uusapan at pag-aaralan po natin ngayon? Dahil po, naniniwala po ako, okay, marami po sa tahanan natin ang problema ay komunikasyon. Hindi po ibig sabihin na nakikita nyo ang kapamilya nyo sa bahay, you are communicating properly. Alright? Hindi po ibig sabihin na nakakapagsalita ka. Okay? Ang ibig sabihin nun ay nakikipag-communicate ka na. Okay? Bakit? Titingnan po natin as we evaluate ourselves, as we evaluate our family, when it comes to communication. Paano po kayo mag-usap sa bahay? Hindi po, porkit sinabi ni tatay, ipagluto mo nga ako ng paborito kong tilapia. At sinabi ni misis ay, sige, pagluluto kita. Hindi po ibig sabihin nun ay communication. Pastor, communication? Yes, that's communication. But I'm telling you, we need to raise the level of communication at home. Ang pinakamasakit, mga kapatid, is that meron po sa ating mga tahanan na hindi po tayo nakikipag-usap o nakikipag-communicate sa pamilya po natin. There are a lot of times, especially during this time of pandemic. Okay? Nung panahon na hindi pandemya, problema na po ito ng mga tahanan. Pero naniniwala po ako na marami pong tahanan na lalo na naging pandemya at lahat ng bagay ay naging online. Pag-aaral online, pagtatrabaho online, dahil work from home. Ang nangyari, na-compromise ang communication sa tahanan. Aminin man po natin o hindi, marami pong tahanan sa pagkakataon pong ito, ito ang problema. Amen? At marami pong mga pagkakataon, hindi mo alam kung tipo yung kapamilya mo ay ano ba nararamdaman niya. Hindi mo alam kung ano ba ang saloobin niya. Hindi mo alam kung ano ba ang kanyang dinadama. May problema ba siya o wala? Why? Because most of the time, dahil na majority online na po lahat ng bagay, we alienate ourselves to our family. Okay? Marami sa atin, mga tao, nasa kwarto, kanya-kanyang kwarto. Okay? Nakatago lang sa kwarto. Buong maghapon, magdamag, nasa kwarto lang. Hindi nakikipag-usap. Para usapin ng pamilya at magulang, chat na lang. Messenger. Kaya pag nawala ng load, galit. Pag nawala ng internet, galit. Bakit? You alienate yourself doon sa pamilya mo. And that's a big problem at home. When communication is compromised at home, there is a big problem sa tahanan. Hindi po magiging solido at magiging matibay ang samahan ng isang tahanan kapag ka po walang communication. Communication as in you are communicating to each other. Kaya po ang gusto po natin pag-usapan ngayon pong sandaling ito is driven to stimulate communication. Paano ba natin i-revive yung communication? Paano po ba natin i-restore yung communication sa tahanan? Paano po ba natin i-raise yung level ng communication sa tahanan? Alright? So tingnan po natin. Sabi natin kanina, naiintindihan natin yung driven. Driven is about being motivated, being determined, being enthusiastic. Nakita natin, yung ibig sabihin ng stimulate is to raise a different level o a notch na higher na level ng communication. Naiintindihan natin pag sinabi, stimulate, we need to revive, we need to restore. Bakit kailangan i-revive? Bakit kailangan i-restore? Kasi pagka ang communication sa tahanan ay patay, okay, kailangan i-revive. Kapag ka ang parang patay po yan. Kung gusto mabuhay ang patay sa isang ospital na nag-flatline na, may nurse tayo dito, di ba? Di ba ang ginagawa doon? Di ba ini-electric shock yan? Para ano? Para ma-revive, magising, okay? Para magkaroon ng ulirat uli at mabuhay. At hindi lang po yung kailangan ma-restore kung sa tingin po natin ang communication sa tahanan ay na-compromise na.
ang communication sa tahanan ay nawala na o nawawala na. There is a great hope given by the Lord, okay, for us to restore that communication. Somebody has to stood up, has to stand up, manindigan at i-restore yung komunikasyon sa family. Somebody has to initiate yung isang bagay na ito para ibalik ito sa tahanan. Hindi ibig sabihin you exist at home, you literally exist at home. Marami pong mga tao, you exist at home physically, but verbally, you are not existing. Diba? You are an alien. Diba? Pag tinanong po kayo, paano nyo malalaman po ito as we evaluate our family? Tanungin po natin. Anong pagkakakilala mo sa asawa mo? Hindi alam. Pag tinanong po kayo ngayon, anong pinagdadaanan ng asawa mo ngayon? Hindi nyo alam. Anong problema nito? Anong pinagdadaanan ng anak mo? Hindi nila alam. Anong pinagdadaanan ng mga magulang mo? Hindi rin alam. Why? Because there is no communication at home. We need to revive, we need to restore yung communication at home. O hindi lang ito, kung may communication naman, we need to raise it a level higher. Dapat ang goal natin pa patibay ng patibay yung communication sa tahanan. Now, when it comes to communication, most of the times, what we think of communication is this. Is we deliver a message. Ang tawag po dyan ay communication. Okay? Akala po natin, as I preach at the back of this pulpit, okay, you think that's communication. That's halfway to a proper communication. Bakit? Kasi one-sided eh. Ako lang po nagsasalita. Communication, listen to this carefully ha. Communication is not only stating something or delivering something. Okay? Communication would actually incur o kailangan ng may nakikinig. Tama po? At kapag ka may nakikinig, malalaman po natin na isang tao nakikipag-communicate ay nakikinig kapag ka itong tao ito ay nagre-respond. Tama po? Amen. Yun, praise the Lord, may nag-amen. Bakit po? That's communication. Sa tahanan, ganun din po. Marami po sa atin, sinanay, okay? Salita ng salita, walang sumasagot. O kung hindi man, okay, sinanay o si tatay, salita ng salita, pagalit ng pagalit, yung mga anak, sagot naman ang sagot. Diba? Sabi ng mga anak, saan po ba talaga kami po lulugar? Okay? Pag sinabi ng nanay o ng tatay, pag pinagagalitan, diba? Hindi kami sumasagot. O, hindi ka nakikinig, hindi ka sumasagot. Tama? Mga anak? Pag sumagot naman, o, ayan, sagot ka ng sagot. Hindi alam ng mga bata kung saan sila lulugar. Ano po? Bakit po? Hindi po kasi proper yung communication. Communication is improper. Communication is about saying something, listening, and responding. With that, okay? Sa psychology po, hindi ko po gagamitin yung psychological term. Gagamitin ko po yung layman's term. Meron po tinatawag na three spheres in communication. May tatlo daw pong sphere in communication. Ano po yun? Unang bagay, okay, is this. What you say. Ano ang sinasabi mo? That's the first sphere in communication. Basically, that's the core ng communication. Yan ang pinakasentro. Ano yung gusto mong sabihin? The words you actually use. Okay? How you message. And how the message is actually being heard. Alright? Ang tawag po dyan is the first sphere of communication. What you say. Sabi po ng mga psychologists, yun daw pong part ng communication na ito, ito daw po ay 7% lang ng communication. Pagdating sa comprehension at response at yung pagkakaintindi, yung pag-deliver nyo, katulad po ito, as I deliver the message of the word of the Lord ngayon sa daling ito, as I share the word ngayon sa daling pong ito, pagbitaw po sa bibig ko nito, this 7% of the message being delivered. Bakit po? Sunod. How you say it, the second sphere. How you say it. Ano pong ibig sabihin? The tone of your voice on how you communicate. Ano yung tono ng boses mo?
habang nagsasalita ka. Kasi pwede po na, dito mo, nagkakaroon ng misinterpretation. Sometimes, this is what happened. Okay? Okay? Kami, sige, retro lang muna yung spheres, okay? Bago po sabihin yung, ano, yung miscommunication problem sa bahay. How you say it, or the tone of your voice, is actually part of the spiel in communication. At sabi ng mga psychologists, that's only 23% of communication. 7% plus 23%, ilan yun? Okay? So, 30% na yun. May 70% pa. Ito yung pinakamalaki na aspeto ng komunikasyon sa tahanan. Listen to this carefully, okay? The way you look when you say it, itsura mo habang sinasabi mo to. Okay? Your body language, your gestures, okay? Yung gesture ng katawan mo, kung paano mo dinideliver, okay? Yan po ay 70%. So, total 100. Patingnan natin. Kapag ka nag-communicate, mahalaga maintindihan po natin ito. Ano, one piece na sabi natin, what we say is the 7%. The message we say. Second, how we say it is 23%. Paano mo dinideliver? The tone of your voice. Malumanay. Okay lang. Mataas ang boses. High pitch ang boses. Okay? Kailangan, inaaral po natin yan. Bakit po natin kailangan aralin yan, Pastor? Pati po yung body language. The way we look when we say it, bakit po pinag-aaralan po yan? Eh, hindi po ba ang title po natin is to raise the level of communication? So, pag naiintindihan po natin ang isang bagay, mas mauunawaan po natin kung paano i-address yung issue sa tahanan. Now, tingnan po natin, saan po nagkakaroon ng problema pagdating sa komunikasyon sa tahanan? Tingnan po natin, miscommunication at home happens because we don't know the following reasons katulad po nito. Yung tatlong bagay nito. Una, yung what we say or what you say, okay, sa tahanan. The actual message we want to deliver or the actual message we want to convey is different from our messaging. Pastor, hindi ko maintindihan. Masyadong message saka messaging. Anong pinagkaiba po nun? Halimbawa, ganito. Okay? Ang gusto ko, okay, kunyari sa akin na lang, si Ate Joyce kunyari sa akin. Kunyari gusto ni Ate Joyce sa akin, sabihin, lahat, ang pogi mo. Wow. Sa mga tingin na Ate Joyce sa akin, sa likod ng mask niya, nararamdaman ko, sinasabi niya, Eddie, wow. Okay? Gusto niya sabihin sa akin, lahat, ang pogi mo. Okay? Pero, sasabihin niya ganito. Alam mo, hindi maganda yung suot mo. Hindi bagay yung damit mo sa pantalon mo. Tama? Yung messaging, ang sinasabi niya ay ang pogi ko. Kung ang suot ko ay ganito. Pero, nung dinideliver niya yung message sa sinasabi niya sa akin, it seems like I would be receiving that message na ang baduy-baduy mo naman. Ni hindi ka marunong pumili ng damit mo? Tama ko ba? Nakikisip mo ba ibig ko sabihin? Para sabihin mo kay Pastor BJ, Pastor BJ, ganito gawin mo ha, okay? Sabihin ko sa kanya, may mga bagay tuturo ko niya rin sa kanya na mapupwede siya ma-confuse. Pwede ko sabihin sa kanya, ano ba naman Pastor BJ, when you deliver the message, ganito hindi ka man lang nag-aral. Masakit sa damdamin. But ang true messaging na gusto mo sabihin sa kanya, Pastor BJ, when you study the Word of God, when you deliver the Word of the Lord sa mensahe, gusto ko mag-aral ka na matindi. Bakit? Kasi pag nagkamali ka ng paghahayag, maraming mga kaluluwa mapapahamak. That's the message na gusto ko deliver. Pero sa kanya, marireceive niya na, pambihira naman si Pastor, pinipintasan ako. Tama po? Hindi ba iso sa tahanan yan? Marami po sa atin, tingin natin, as we receive the message of the person telling us something, we took it negatively because it was delivered negatively. Pag kinagkausap naman kayo, hindi naman yung gusto kong sabihin. Ang gusto kong sabihin ay ganito. Eh, ang problema, magkaiba yung message na nararamdaman mong gusto kong sabihin sa lumalabas sa bibig natin. Kaya po, di ba sabi ng Bible, di ba? Do not be quick to speak. Hindi mo ba? Kaya po dapat iniisip po,
iniisip po natin kung ano sinasabi natin. Para tama yung message at tama din po yung pag-deliver ng message. O, first conflict at home yan. Hindi po po natatapos yan. O, di ba sabi natin kanina, sumunod, 7% lang yung what you say. So, the issue there is the actual message is different from the messaging. The delivered message and how it was received. Okay, sumunod. Often, we misunderstood yung mga sinasabing message sa atin because of the tone of our voice. Okay? Meron pong isang paborito-paboritong komedyante na kapitbahay po namin ito eh. Okay? Naging vice mayor po ito ng Pasig. Kilala niyo po ito. Kasama niya lagi si Bossing Vic Soto sa mga pelikula niya dati. Ito po yung medyo panot kalbo. Something. Ano pa kami nito? Yoyo Martires. Okay? Kapitbahay po namin ng sa Pasig. Meron po siyang common na dialogue nila ni Vic Soto. Panag-uusap sila ni Vic Soto sa mga pelikula ng comedy. Yung mga inabot nito, makakarelate kayo dito. Pag nagsalita po siya, lagi siyang, ano po? Ano po? Communicate with me, mga kapatid. Ha? Galit. Okay. Kaya po pag tinanong, di ba? Kaya sasabihin sa kanya si Bossing Vic Soto, sagot siya ng, Err! Matas ang boses. Sasabihin ni Bossing, galit ka? Ano sagot niya? Hindi. Ano susunod sagot niya? Oh, yeah. Very good, you're communicating with me. Sasabihin niya, hindi, nagpapaliwanag lang. Tama po ba? Tanyo po ba problema din sa tahanan yan? Marami po sa atin, the way we deliver things is that lagi tayong high pitch. Kaya po, ang dating sa pamilya po natin when we deliver that message, akala po nila galit. Daddy, galit ka? Hindi, nagpapaliwanag lang. Mami, galit ka? Hindi, nagpapaliwanag lang. Ngayon, pati po tono ng anak nyo, mataas din. Galit ka, anak? Diba? Hindi, dad. Nagpapaliwanag lang. Bakit gano'n? The tone of our voice will actually lead to misunderstanding sa bahay. Akala niyo po ba doon sa mataas lang? Pag sobrang baba din naman. May mga pagkakataon na marami pong tao, kahit na galit, ang lambing magsalita. Diba? May probinsya yan sa Pilipinas na yung tono ng boses ay malalambing lagi eh. Anong probinsya yon? Batang Bisaya, ha? Iloilo or? Bacolod. O tama, Iloilo, Bacolod. Ano yan eh? Negros na region yan eh. Diba? Yung galit na, yung tipong hindi hinugasan yung plato. Ano ba naman yan? Hindi mo hinugasan yung plato. Hugasan mo yung plato. Hindi naman tinitake seriously. Bakit? Galit na yon. Sabi niya, ano ba naman ang dumi-dumi dito? Hindi mo hinugasan yung plato. Pero pag tingnan yung mukha, namumula na. Diba? Pag sinik mo BP, dapat itakong na sa ospital. Pero nakangiti pa yon. Ano ba naman yan? Hindi mo... Often misunderstood. Why? Because the tone of our voice should be commensurate doon po sa bagay o sa salitang sinasabi po natin. Eh, pastor, ba't sa pulpito lagi kayong galit? Hindi po. Binibigyan ko lang po ng emphasis. Hindi po ako galit kung ba't sumisigaw ako sa pulpito. Tandaan niyo po yun, ha? O, pastor, bakit ka pala sigaw sa pulpito? Kaya po ako sumisigaw sa pulpito. Una, pag may nakikita po ako natutulog, sumisigaw po ako para magulat, kapising. Pangalawa, binibigyan ko po ng emphasis yung salita ko ng Diyos. At kaya ko po binubukan ng maiiyem, bibig ko po at boses ko para maintindihan natin ng malinaw na malinaw. Okay? Yun po dahilan nun. So sa bahay, iba sa inyo, nakaka-relate na kayo, no? No? Second sphere pa lang po yun. Yung third sphere, ito pa yung sumunod. The body language natin. Okay? Nakakita po ba kayo ng galit? Na nagdadabo? Ay, na hindi nagdadabo? Nakita po ba kayo ng gano'n? Yung galit pero hindi nagdadabo? Meron po ba kayo nakakita na tumatawa pero hindi nakangiti? Ang weird mo, pastor. Di ba? Masaya ka? Oo, masaya ako. Talaga? Masaya ako. Nakita po ba kayo ng gano'n? Diba? Tapos sabi na naman yung tao na galit. Galit ka ba? Oo! Galit na galit ako! Grabe! Galit na galit! Tapos hindi na ba ako?
Ang sabihin nyo, baliw to. May sometimes to. Bakit? Our body language is actually part of delivering our message. So maganda na intindihan natin yung psychological aspect ng communication, ano? So kaya po pala may problema sa tahanan pagdating sa communication. Oh, ito po common communication issue sa bahay. Most parents would deliver this, no? Kaya kita pinagagalitan kasi mahal kita, anak. Tama? Sino na mga anak nakarinig yan? Taas ang kamay. Pati ako narinig ko yan eh. Lahat naman tayo naging anak, di ba? Wala naman ditong lumutang lang pag ulan, biglang lumutang sa lupa. Di ba? Lahat tayo naging anak. Sino nakarinig nung katagang yon? Kaya kita pinagagalitan kasi mahal kita. Right? Kaya kita pinalo o kaya kita dinisiplina dahil mahal kita. Those words are often misinterpreted at home. Bakit? Saan ka nakakita na nakaramdam ka ng sakit pero sinasabi sa'yo mahal ka? Ha? Pero may katotohanan sa salitang yon. Kaya ka pinapalo at dinidisiplina ng magulang mo dahil mahal ka. Bakit? Ayaw ka ng magulang mo mapasama. The problem with parents delivering those words is that when you do such, you don't explain. You make it sure during the pain, while the pain is there, okay, or right after the pain, na maramdaman niya na disiplina siya, kausapin mo, anak, hindi ka gustong saktan ni daddy o ni mommy, pero kailangan maintindihan mo yung bagay na yun. Dahil, hindi lang itong sakit na mararamdaman mo kapag ka ito ay ikaw nilang mag-isa. Mas malaking problema na po pwede mo ma-experience kapag ka ikaw nilang mag-isa. We as parents would like to sabihin natin guide our children to the right path. Because it was commanded to us by the Lord. Diba? Ganun sa mag-asawa. Hindi ba? Kaya po, when we deliver the message, make sure your message is same as the messaging that it was being received. Pag sinabi ko ba to, narinig nyo ito katagal to, bago ka magbitaw ng isang salita, dapat isipin mo muna tatlong beses. Bakit po sinabi ng mundo yung phrase na yon? It is because for us to actually think the reaction or the response of the person who will actually receive the message. Right? Ang tawag po doon ay pagpapractice. Trying to think the correct messaging for you to deliver the right message that you want to deliver. Sunod, para hindi po tayo misunderstood, yung tono ng boses natin, paano tayo mag-adjust? Kung ang radyo po may adjustment sa volume, dapat tayo rin po ganun. Ina-adjust natin ang volume natin. Okay? Depende sa kung anong nararamdaman natin. Hindi lang po yun. Our body language as well. Hindi po pwedeng laging physical. Tandaan po natin, when we become physical, it actually releases specific emotions. So, po pwedeng lumabas sa pagiging physical mo, yung emotion ng pag-ibig, pwede rin lumabas sa pagiging physical mo, yung talagang brutal. So, ang tawag dyan ay body language. So, nakita na po natin. So, ito kailangan natin maintindihan. We need to practice itong tatlong bagay na ito. Put that in our mind. Okay? We need to practice yung mga bagay na sinasabi natin. Iniisip natin the messaging. Iniisip natin yung the tone of our voice as we deliver the message. Okay? Sa ating pamilya o sa family po natin. And the way we look. Pasan mo po pwede practice dyan. Kumarap ka sa salamin. Tingnan mo salamin ng mukha mo habang dinideliver mo. Makikita niyo, bisa matatawa kayo. Ang weird to po pala no, pagka nagagalit sa bahay. No? Right? Bakit po? Kailangan natin i-practice yung proper communication at home. Bakit? Biblical po ba yun? Sinabi po yan ng Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9, hindi po ba? Ang sabi, wala po ito dito. Magsayin ko lang po sa inyo. Ang sabi dito, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one.
You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul, with all your might. And these words that I command you today shall be on your heart and shall teach them. Okay? Tandaan nyo, nakilin nyo mga words na ginagaya na. Words. Teach. Sabi ito, teach them diligently to your children. Sabi dito, and shall talk, okay, of them when you sit at home, when you walk by the way, and when you lie down, when you rise, you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Dito, okay? Ibig sabihin, lagay sa kokote, lagay sa ulo, lagay sa isipan. You shall write them on the doorpost of your house and your gates. Ano pong sinasabi dito? Discuss God at home. And don't just discuss God at home. You display God at home. Make it sure that God is the center of our home. Itinuturo po ng Panginoon for us in the family to communicate with each other. Ang sabi ng Panginoon, use words. Teach. Talk. Tinuturo po ng Panginoon yan eh. So, ibig sabihin, from the Old Testament down to the New Testament, up to this generation, the Lord is teaching us, the Lord is encouraging us to communicate to our family. Okay? So, ngayon po, dumako na po tayo. Pastor, ang haba ng intro mo. Okay po yan. Namiss ko po kayo. Amen? Excited po ba kayo? Huwag kayo matutulog, mga kapatid. Okay. Pag-usapan po natin yung teksto po na pinag-aralan natin. Ephesians chapter 4, verse 1 to 32 ang pag-uusapan natin. Nung ginamit ko po itong Ephesians 4, chapter 1 to 32, nakita po natin ito doon sa ating ministry class. Remember that? Every member is a minister. Okay? Diba? Every disciple is a discipler. Yung pinag-usapan natin. At pinag-usapan din po kung ano po ang purpose na magagawa ng Panginoon, Ephesians chapter 4. But look at this. This is how rich the Word of God is. Ephesians chapter 4 is not only about our responsibilities as Christians. It is Ephesians chapter 4 is actually dealing also doon sa urge ng Panginoon for us to live worthy of the calling God called us to be. Every one of us is called by God to a specific purpose. We are called by God in a specific purpose sa loob ng bahay, sa bahay ng Panginoon. We are also called by God to a specific purpose in our house o in our household o sabihin po natin in our homes. Meron po tinawag tayo ng Panginoon. Kaya ang sabi po ng Panginoon sa atin, we as a prisoner of the Lord, don't take it negatively, ha? Ang ibig sabihin po ng prisoner dito, tayo po ay anak ng Panginoon. At ang mga anak ng Panginoon, kailanman di makakawala sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Amen? Praise the Lord? Amen. Yung po yung sabihin dito. Kaya ang sabi ng Panginoon, I urge you. I encourage you. Mga anak, sabi ng Panginoon, I encourage you to live worthy. Mabuhay tayo ng karapat dapat. Mabuhay po tayo ng naaayon doon po sa kalooban ng Panginoon sa atin at sa purpose na itinilaga sa atin ng Panginoon. If you are a mother, be a mother. Don't just be a mother, but be a godly mother. If you are a father sa tahanan, be a father. Do your responsibilities as a father and be a godly father. Be a spiritual leader in the home. Children, okay? Meron din kayong responsibilidad sa tahanan. Be a children. Masunuring mga anak. Kayo ay may takot sa Panginoon, mga anak. Be a child live as a child, the purpose ng Panginoon, kung paano ka itinilaga ng Panginoon. Kaya next Sunday, huwag kayong mawawala. Maliban sa first part ng baptism natin, pag-uusapan natin next Sunday, yung pong driven to honor. Driven to honor our family and children. Kids, young people, isinabi ng Panginoon that you are supposed to be driven to honor your family. Pag-uusapan po natin next Sunday po yan. Okay? So tayo po ay tinawag ng Panginoon. We need to live to the purpose God has
created us to be. Okay? So ano pong una? Pag-uusapan muna natin tatlong bagay lamang po. Okay? Hindi po tayo may malilito dito. Ang tawag po dito ay the ABC. Okay? Of communication. ABC. So alam na po natin, magsisimula po lahat ng mga letra na pag-uusapan natin sa A, susunod yun po second point, sa B, susunod sa letra C. Okay? Pagdating po sa communication, anong unang part sa ABC of in family communication? Kailangan po natin matutunan na kapag ka may communication sa tahanan, we need to be, next item, we need to be available to communicate. Hindi po pwede na absent tayo pagdating sa communication. When your children comes to you, and your children ask you something, and they want to ask you something, and they want to communicate with you need to be available. If your wife wants to talk to you need to make yourselves available. Ganun din, ang lalaki, kapag kakausapin yung babae, maging available ka para sa asawa mo. Availability is important in communication. Marami po kasi dito, hindi lang absent physically. Absent din sa communication. Yung mga anak, may itinatanong sa tatay, anong sinasabi ng tatay? Doon ka magtanong sa nanay mo. Absent sa communication. Yung anak, lumapit na sa nanay, sabi nung nanay, sabi po ni daddy, sa ilaw po ako magtanong. Sabi nung nanay, sandali, nagluluto pa ako. Papayaan na. Ano nangyari? Absent sa communication. Now, eventually, pagka kayo nakikipag-usap sa anak nyo, ayaw na makipag-communicate ng anak nyo. Bakit? Ayaw mo naman kumausap eh. Ayaw mo naman mag-respond eh. Hindi, wala ka namang oras eh. Busy-busyhan ka naman eh. Ayaw makipag-usap. Sino gustong kausap? Yung mga kaibigan. Kaya maraming mga young people na papahamak eh. Ano nangyari? Kasi dumalapit doon sa mga kaibigan na lang handa makinig sa kanila na wala namang ginawa kundi dinis sa kapamangan. Ang masakit ngayon, dahil wala masyadong face-to-face, bawal ang mall, bawal ang nagkala, bawal kung saan-saan. Sino kausap? Telepono. Kausap si YouTube, kausap si Facebook, kausap si Twitter, kausap si Instagram. O, di ba? Ano nangyari? Nagkaroon ng katog. Bakit? Eh, lagi TikTok ang TikTok eh. Pagkausap mo, hindi mo na makausap. Bakit? Kausapin mo. Anak, pwede ka makausapin. Sa talilanda. O, bakit gumagano? TikTok. Nakita sa TikTok. Right? O, ganda na mga asawa. Bakit may mga asawa na nakakaliwa? Let's be straightforward. Bakit yung mga asawa nakakaliwa? Hindi ba? Dahil walang communication sa bahay eh. Pagdating sa labas, may nakakausap. Pagdating sa bahay, may pag-usap. Usap-usap din pag may time. Ang dami-dami yung time sa bahay eh. We need to be available once we communicate. Pastor, paano po yung busy po ako? Okay lang po yun. Sabihin mo ganito, anak, sandali lang, may ginagawa lang si mami, may ginagawa si daddy, give me some time, I'll talk to you. Babalikan kita dyan. Assure them, nakakausapin mo sila. Sabi mo sa asawa mo, okay, love, sweetheart, honey bun, sugar punch, pampiyam-piyampin, di ba? Sandali lang, babalikan kita, I'll talk to you. Tatapusin ko lang itong meeting ko, tatapusin ko lang kausap ko. Bakit? You need to be available pagdating sa communication. And when you communicate, okay, handaan po natin, bahagi po yung pag-respond. Right? Kaya nga po, inuna po natin pag-usapan how to solve conflicts eh. Because part of communication, okay, is about interpretation of things. May pagkakaiba po tayo ng pinanggalingan. May pagkakaiba po tayo ng tumatakbo sa isipan. May pagkakaiba po tayo ng prinsipyo ng pinanindigan. Pero hindi po ibig sabihin yun na kayo ay masisira dahil sa pagkakaiba nyo. Your differences will actually destroy the family. No, because the Bible says, if you listen to the message last Sunday, okay, our differences will not destroy destroy our family, but rather, it will build our family strong. Because my strength probably is your weakness, or is your partner's weakness, or my weakness is my partner's strength.
At pag nagkasama kami, hindi ba masalang titibay? Hindi po ba? Ang problema, hindi ganoon na nangyari sa tahanan. Because of the issue of communication, hindi may paliwanag na maayos, hindi nagkakaroon ng magandang usapan na nangyari, nagkakaroon, imbis na maging discussion, nagiging debate. Kaya sabi ko nga last Sunday, okay, hindi ko lang kung may natawa o hindi, kasi online lang yun eh. Pag debate, pagkatapos ang usapan nyo, ang debate. Bakit? Eh, debate ginawa nyo eh. Away-away kayo eh. Hindi po ba? Issue of communication, availability. Meron po tayong kailangan maintindihan dito ng always, okay? We need to be always, make sure that our home would always be a haven of peace. Okay? Make it sure that our home will be a sanctuary of peace for the family. Yung po sinabi na Ephesians chapter 4 verse 1 to 3. Diba? Sabi po dito, I urge you to live worthy of the calling you have received. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing one another in love. Make every effort to keep the unity in the Spirit through the bond of peace. Diba? Availability eh. Sabi ito, make every effort. Gagawa ka ng paraan. Kung walang paraan para mag-usap, gumawa ka ng paraan para magkausap. Hindi po pwede maging issue wala kang load kaya hindi niya magkausap. Hindi pwede maging issue yung wala kang internet kaya hindi niya magkausap. Kasi minsan, magkaharap na kayo sa bahay, hindi pa kayo nag-uusap. Hindi mo ba? Kaya nga po maganda po yung sinabi ng Deuteronomy chapter 6 eh. Display or discuss God. Bahagi na pag-uusap sa tahanan, isama niyo ang Panginoon. Kaya maganda po pa nag-devotion, magkasama kayong pamilya. Eh, pastor, ang sinasayaw, personal devotion eh. Baguhin natin. Gawin yung family devotion. Hindi mo maganda po yun? Kung hindi nyo magsalita yung anak mo, anak, ano man sayo mo sa verse na ito? Dati, ano man sayo mo sa verse na ito? Hindi ko maintindihan to. Mami, ano din mo sa verse na ito? Di ba, sabi sa Deuteronomy, teach, talk, use the words of God. Ang tinuturo po is communication. Make our home the haven of peace. Make every effort. Lahat ng possible na effort, okay, na po pwede mong gawin para magkaroon ng communication at yung communication maging bond of peace sa tahanan. Okay? Sabi nga po, conflict is normal at home. Okay? We set our families apart. Is how your okay, what will set our family apart from the family from other families na walang problema, may problema sa communication is how we respond to the circumstances in our life. Bakit? May tinuturo mo limang bagay po dun eh. Kung paano tayo makipag-communicate sa bahay. Okay? Ang tinuturo po doon ay ito. Sabi po sa verse 2, be completely humble. When we communicate, maging humble ka. Huwag kang dunung-dunungan. Parayan po kasi kapag ka nagsalita sa bahay, piling niya siya lang magaling. Doon nagkakaroon misinterpretation and miscommunication. Pagdating sa bahay, pili mo ikaw magaling. O hindi ko na. O hindi wow. Anong nangyari? Galit. Magkaaway. At dahil magkaaway, hindi nag-uusap. Anong nangyari? Basag ang communication. So ano na-stimulate mo? Did you stimulate communication or you stimulate miscommunication? Because you are not humble. Paano ba gawin to? Paano ka maging humble? Paano po ba to? Wala na po problema magtanong eh, di ba? Anong tingin mo dito? Sweetheart? Honey? Love? Anong tingin mo sa sitwasyon na to? Ano kayo magandang gawin? As a family? Okay? Ano kayo po pwede natin gawin dito? May problema tayo sa pera, honey. Ano kayo pwede natin gawin dito? Huwag yung sarilinin. Kaya minsan lumalabas, eh ako na nga lang gumagawa nito. Ako na lang. Puro ikaw. Hindi ka humble. Humbug ka. Bakit? Kaya kayo tinalaga ng Panginoon ng pamilya para magtulungan kayo eh. Hindi po ba? When we communicate to our family, we need to be humble. So, we need to be gentle. Di ba? Maging gentle. Ano ibig sabihin ng gentle? Maging kind. Sa mga tao ka, nagiging mabait ka eh. Sa pamilya mo pa, hindi. Kung nagiging mabait ka sa mga ibang tao sa paligid mo, gawin mo rin sa pamilya mo yon. Be gentle. Okay? Be patient. Hindi ibig sabihin, kung tinuro mo sa pamilya mo to, hindi niya naintindihan, ikaw na magaling. Babalik sa humbleness, ano? Maging patient ka. Ano ibig sabihin? Excuse me po.
Puro lang naturo. Huwag pagsasawa magturo. Bakit? Pag wala nang natuturo, wala nang matututo. Tama mo ba? At kaya wala natututo kasi wala nagtuturo. Tama mo ba? Tama na po yun, di ba? So, gusto sabihin, sama na ako! Pagod na ako! Bakit ka na mapagod? Balik ka sa verse. Make every effort. Di ba? To keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Be patient. Sumunod dito, ito yung pinakamahalaga. Bearing one another in love. Mahalin mo yan. Hindi man kaibig-ibig yan. Pag-ising man yan at huminga sa harapan mo, amoy imbord na lang hininga yan, mahalin mo yan. Ang tigas man ang ulo niyan, okay? Kahit anong gawin mo, mahalin mo yan. Ang tigas ng ulo, napapalambot. Ang masamang hininga, pag tinumprasan mo, mabango din yan. Ang masamang ugali, kapag ka nasa Panginoon yan, pwedeng itama ng Panginoon yan. At hindi maitatama yan kapag ka hindi nyo kinukumikit ang Panginoon, Deuteronomy chapter 6. Display God, discuss God at home. Communicate. Okay? We need to make our home always a haven of peace. Diba? Sarap siguro pag bahay. Pagaling mo sa bahay, ay, sarap sa bahay, payapa na ako. Pagod ka sa trabaho, pagaling mo sa bahay, nakakatuwang makita yung mahal ko sa buhay. Nakakatuwang makita yung asawa ko, diba? Kapag pagod ka sa trabaho, nandiyan ang asawa mo, coffee, beer, diba? Hot water, paliligo ka na. Sarap siguro nung gano'n, ano? O kaya, sarap siguro kapag kayo mga anak mo nandiyan, yung tipong, mami, pwede ba tulungan ka namin sa paghuhugas? Mami, ano may tutulong ko? Diba? Gusto mo ko na maglinis ng CR? Grabe, sarap nung gano'n, ano? Yung mga hindi, ano, nakikipag-communicate eh. Because the home, it becomes a home because it would be a place or a haven of peace. In other words, it would be a place of refuge. It would be a place where the family or each and every members of the family would feel safe. We need always to be available. Ang ibig sabihin pa dito, na pagiging available tayo sa communication, we need to always communicate intentionally. Ibig sabihin, sinasadya mo yung pagkikipag-usap sa Panginoon. Sa pamilya mo. Ephesians chapter 4 verse 17, ang sabi po dyan, so I tell you this, and insist on it in the Lord, that you must no longer live as the Gentiles do in the futility of their thinking. When you heard about Christ and were taught in Him accordance with the truth that is in Jesus, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted, its deceitful desires. Ano po tinuturo dito? When we communicate to our family, we need to communicate to them intentionally. When we say intentionally, it should be purposely. Hindi ka makikipag-uusap dahil gusto mo lang makipagkwentuhan. Pag kinakipagkwentuhan sa anak mo o sa pamilya mo, wala, gusto ko lang. Walang pakialaman, walang basagan ng trip. Pwede ba yun? When we deal something with our family, when we talk to our family, we need to discuss with them intentionally. It should be purposely. May dahilan. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Yung ginagawa ng mundong ito, dinideceive yung mga tao eh. So para hindi ka ma-deceive, you live to the purpose God has actually purposed you to be. As a father, you need to be leaders in the home. As mothers, you need to be the light of the home. As children, you need to honor your mother and your father. Tinuturo po ng Panginoon yan. So, kapahagi po na may available natin when we talk intentionally. May issue sa tahanan. O, ito problema, no? Tignan natin. May problema sa tahanan. Ayaw makipag-usap ni tatay pag may problema. Sinasarili. Huwag mo sarilinin. Hindi mo kaya yan. Mabubuhang ka. In other words, mababaliw ka. Huwag mo sarilinin. Sama mo ang pamilya mo. May problema sa pangangailangan. Bring the family together intentionally. Tell them, anak o mga sweetheart o honey, love, mga anak, may problema tayo. Ito problema natin. Ano problema rin dyan? Wala tayong pambayad ng kuryente. May maitutulong ba sila? Maaari sa pambayad, wala. Sa pagtitipid, meron. Kung patayin natin muna yung ilaw kasi walang pambayad pala ng kuryente, magtipid-tipid muna tayo.
Ang nangyayari, hindi natin kino-communicate sa family, kaya mas lalong lumalalang yung problema. Kuryente lang yun eh. Eh, paano kung may issue talaga sa tahanan? Paano kung may nag-aaway? Mag-aaway yung magkapatid? Daddy o mami, yun po. Mga anak, kayo ay magkapatid. Kayo ay nilagay ng Panginoon bilang magkapatid. Hindi kayo pwede maging kain na tabel. Hindi mo pwede sabi, where is my, where, am I my brother's keeper? Hindi mo pwede ganun. Itinuturo ng Panginoon na kayo ay maging unified sa pamilya. Di ba? Hindi ba yun nga sinasabi ng mga politiko ngayon pagdating na eleksyon? We will build unity in politics and the politicians. Di ba? E kung yun ang design ng mga politiko, dapat yun yung design natin sa Panginoon, sa pamilya po natin. We need to be united at home. So, ibig sabihin po noon ay kailangan kung available to communicate tayo palagi, we need to make our home the haven of peace. We need to communicate intentionally. Pumunta tayo sa letter B. Okay? Pagdating po sa letter B, A, B na, no? A, B, C yan eh. Okay? The letter B in communication is boldness, okay? To communicate. Okay, boldness to communicate. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 14 to verse 16? Ito po ang sinabi. Ito po ang sinabi ng banal na kasulatan. Follow me with your eyes. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, sabi dito, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Verse 16, from Him the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as such part does its work. Ang ibig sabihin po ng boldness dito to communicate is this. Boldness doesn't mean recklessness. Okay? Kapag ka po tayo ay bold magsalita ng katotohanan sa bahay, bold magsabi ng mga dapat ituwid sa bahay, we need not to be reckless. Ano pong ibig sabihin ng reckless? Walang pakundangan. Hindi nag-iisip. Sa mas mababang lingwahe, basta-basta lang. Boldness is not about basta-basta lang. Boldness is not about recklessness. Okay? Sumunod. When we deliver a message, boldness is not being ruthless. Ano pong ibig sabihin ng ruthless? Walang pagmamahal. So ano pong ibig sabihin ng boldness? Boldness to deliver the message sa tahanan and boldness to communicate is about being respectful sa tahanan. Okay? Ano po ang sabi ng verse sa verse 15? Sabi niya, in speaking, okay, sabi nito, always speak the truth in love. Nakita mo may ginawa yung asawa mong lalaki na mali. Speak the truth in love. How do you speak the truth in love? How do you correct? You correct with love. May pagmamahal. Bakit? Ang dami po kasi mga tao sa bahay ganito magsalita. Eh, hindi prangka kong tao. Totoo, naniniwala ako, prangka kang tao. Pero hindi tinuturo ng Panginoon yung pagiging prangka na ikaw ay ruthless ka. Hindi tinuturo ng Panginoon na maging prangka ka, pero ikaw ay reckless ka. Sa pananalita, itinuturo ng Panginoon na when we deliver things, when we correct things at home, we need to deal with it with respect. So how will you do that kapag ka yung tatay ay nagkamali? Paano kung si tatay nagkamali ng babae? How you will deal with the problem? Nirerespeto ko si tatay o nirerespeto ko asawa ko, hindi ko na i-correct. That's wrong. That is not what the Bible is saying. If you really love your husband, if you really love your wife, if you really love your children,
You need to correct your family in the righteousness God has as a stone in our family. Kailangan tinutuwid yan. Pero pag tinutuwid mo yan, dapat tinutuwid mo yan ng may respeto. Paano po nangyari? Worst comes to worst ng babae si lalaki. Paano yung respeto? Maraming mga tahanan pag ng babae na yung asawa, no? Naghihiwalay na. Sabihin sa mga anak, yung tatay nyo, sa laula yan, wala po yung tayan. That's wrong. At the end of the day, nagkamali man yung tatay nila, okay? Anak pa rin nila yan. Teach them to respect their father. Ngayon, paano yung babae na saktan ako ng pagbabae yung lalaki? Have you ever dealt it personally? Usap naman tayo. Ano ba dahilan bakit nakuha mo ng babae? Ano ba dahilan bakit nakuha mo gumawa ng mali? Alam mo ba nasaktan kami bilang pamilya mo nung ginawa mo yan? Walang matigas na puso ng lalaki at tatay na pag sinabi na yung pamilya niya nasaktan ang damdamin, hindi luluha. Kung meron mang ganun katigas na tatay, ay naku, hindi ko na alam kung ano meron na. Have you ever dealt it with respect? O, isubukan natin sa mga magulang, mapunta sa anak naman. Get common ginagawa natin ito. Ako ang nanay! Ako ang tatay! Ako ang masusunod! Kung ano sinasabi ko, yusin din mo! May tama naman yun. Kasi magulang ka eh. And part of the children's duty is to re-honor you. But you need to respect them as well. Yung pagkatao din yan eh. Hindi ba? Hindi porkit gusto mo utusan yung mga anak mo, utusan mo na lang. Mamaya, nasa klase yan eh. Anak, nasa klase ka ba? Wala po. Anong ginagawa mo? Nag-telepono po. Ah, ganun ba? O, tulungan mo ako magkarawas. Di ba, Doy? Bakit? May respeto ako sa kanya eh. Bakit? Part of his duty is mag-aral. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya, dahil inuutusan kita, tumigil sa klase mo. Hindi pwedeng ganun. That is disrespectful. Diba? Binata na yan. Pag pupunta ako sa kwarto niya, hindi ako pa yung papasok ng basta. Sisilip muna ako dyan. Diba? Kakatok, anak, pwede pumasok. Diba? Si tatay, hindi ako kakatok kay daday pag pumapasok sa kwarto. Sa kwarto namin natutulog yan eh. Diba? Siya ang dapat pumatok. Dad, ma'am. Diba? Pwede na po ba pumasok sa kwarto natin? With respect. Tandaan po natin. Kung ang mga magulang may damdamin din yan. Kung tayo nasasaktan, nasasaktan din sila. If we are teaching respect, if we want our children to respect us, we need to respect them as well. And children, we don't need to teach you respect. God already taught you how to respect. Di-level ang pangalan ng Panginoon eh. Mga anak, mga young people, ang tinuturo ng Panginoon, hindi nyo lang irespeto ang mga magulang nyo, i-honor nyo. Bigyan ng mataas na paggalang, honor. Huwag kayong maging horror sa pamilya. Okay? Sabi dito, always speak the truth in love. When we discipline our kids, kaya kita dinisiplina dahil mahal kita. Sweetheart, kaya ko sinasabi to. Honey, nagkamali ka. Dapa, kailangan kitang paluhin. Pero nire-respeto kita. Pwede ba yun? Hindi ganun. Usap kayo. Respetuhin mo yung asawa mo. Tandaan niyo, wives, you are kingmaker. Hindi ba gusto niyo mga asawa niyo lalaki pag lumabasin sa kalye, gusto niyo nire-respeto asawa niyo? Diba? So, gusto niyo nire-respeto yung asawa niyo sa kalye, huwag niyo sigaw-sigawan sa kalye. Tama ko ba? O, husbands, ganun din naman. Hindi ba gusto niyo yung mga asawa niyo pag dumating, pag
pag dumadaan niya sa kalye, gusto niyo nirerespeto yan. Ayaw niyo yung asawa niyo pinipituan sa kalye na, ayaw niyo ng ganon. Diba? Maging gentleman enough ka sa asawa mo para irespeto din ng mga tao sa labas yan. If wives, you are king makers, okay? Husband, you are queen makers. Handaan po natin yun. Respect. Mahalaga po yan. Speak the truth in love. Hindi lamang po yun. Always speak, okay, by not sinning. Okay, ano po ibig sabihin yan? Ephesians chapter 4, verse 26. Ang sabi po dyan, be angry and sin not. Okay? Be angry and sin not. Bakit po sinabi ng Bible yun? Pwede po palang magalit? You can be angry by not sinning? Pwede po. Bakit? Because anger is a legitimate emotion that was given by God. Kaya tayo ay nagagalit because it is emotion given by God to each and every one of us. But as we become angry to a specific person, to a specific situation, we need not to sin. Pastor, paano po yan? Paano po natin magagawa po yung be angry and sin not? Okay? Sabi po dito, in any conflict, righteous anger consecrates on the wrong being done. Sabi nito, yung matuwid na pagagalit, okay, ay itinutuwid yung mga bagay na maling nagawa. In layman's term, para mas maintindihan po natin, walang masamang bagay na maitutuwid ng palibagong masama. Tama ko? Paano po itutuwid yan? Gawin po natin yung tama at nararapat. Paano po gagawin yung tama at nararapat? Pagbasihan mo yung salita ng Diyos at sigurado hindi ka mapapaharap. Pastor, kung legitimate yung emotion na yan, ang Panginoon po ba nagalit? Opo! Hindi po ba nagwala ang Panginoon? Remember in the temple? The sanctuary, the place of worship, diba? The place where the Lord delivers His message. Anong ginawa? Hindi ba ginawang kalakalan noong mga time ng mga Israelita? Ginawang tsanggian? Ginawang bentahan? Anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba't nagalit? At sa pagagalit ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Hindi ba at tinabi niya lahat ng mga yung mga tindahan? Hindi ba may paglalatig ko pa nga ang Panginoon eh? Hindi po ba? Basahin niyo po. Nagalit ang Panginoon. Ang tanong, nagkasala po ba ang Panginoon? Hindi nagkasala ang Panginoon. Bakit? Kasi tama lang po yung ginawa niya para maunawaan ng mga tao na yung ginagawa nila sa tiyemplo ng Panginoon ay hindi nararapat. At yun ay disrespectful sa Panginoon na nagbigay sa kanila ng biyaya at nagbigay sa kanila ng pagpapala para sila ay merong itila. Isipin po ang prinsipyo na yun. You can be angry, but you cannot sin. Pwede po yun. Sa pamilya, pwede rin naman po yun eh. Pwede kong pagalitan yung mga anak ko na hindi ako magagalit. Paano po yun? Kung ginagawa ko yun dahil mahal ko sila at tinutuwid ko yung anak ko at pamilya ko dahil sinasabi ng Panginoon sa salita niya na mali yung ginagawa nila. Okay? Hindi ako nagkakasala. Pastor, kaya sisigaw ka. Kung kailangan ko bigyan ng emphasis at sumigaw sa tahanan para maintindihan nila kung ano yung mali, I'll do that. Boldness in communication. Being intentional. We can correct things by not sinning. We can be angry by not sinning. Ang problema sa atin, mas madali maging angry, no? Mas madali mainis. Mas madali mabwisit. Tama? Talaga, Pastor? Oo, madali po yan. Subukan mo. Si tatay, magalit. Ako sabihin yung tatay, nagalit ka na, di ba? Paliwanag ko sa anak mo. Sasabihin ng tatay, ikaw na! Bakit?
Ayaw magpaliwanag? Ayaw yung paliwanag kung bakit niya ginawa yung ginawa niya? Why? Paano mo nagkamali si tatay at si nanay? Will you be willing to say sorry? Anak, sorry, nagkamali si daddy, ha? Over si daddy doon. Over si mommy doon. Sorry, ha? Mga anak, pag nagkamali kayo, hindi kayo matatakot ng sorry. Right? Be angry and sin na. Panghuli po. Ano yung una? Pagdating sa pag-communicate? Available, be available to communicate. Sunod, boldness in communication. Panghuli po ay ito. Pinakamahalaga. Consciousness to communicate. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 4, verse 29? Ang sabi po diyan, do not let any unwholesome talk come out of your mouths. Ulitin ko po ah. Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their words, that it may benefit those who listen. Ano ibig sabihin po nito? Ito po yung sinasabi ng Panginoon na tinuturo sa atin as we communicate. We need to be conscious. Alam niyo po yung conscious? Tama na lang mo isang tao conscious sa sarili niya. Ang tao po conscious sa sarili niya, ganito. Gusto ko yung damit ko. Pupunta sa salamin. Sobra puti ah. Sa babae, naku, nawala yung lipstick ah. Conscious eh, di ba? Ako po, conscious din po ako. Sa buhok ko, kahit na numinipis na yan. Yung anak ko po babae, gusto po niya laging hinahawakan ng buhok ko. Nasabi ko po sa kanya, ganito po ako conscious. Sa sobrang pagiging conscious ko, OC din po ako pagaling sa buhok. Kaya hindi, bibihiran niyo po kung makita ang buhok ko magulo. Kasi ang pananaw ko, ang taong magulo ang buhok, magulo buhay. Bakit? Yan ang kauna-unahang nasa katawan natin eh. Pag hindi mo kayang iayos yan, hindi mo kayang ayos ang buhay mo. Kaya sabi ko sa anak ng babae na ayaw mag-supply palagi. Okay? Sabi ko sa kanya, anak, pag ginagalaw yung buhok ko, anak, galawin mo na lahat sa buhay ko. Huwag lang ang buhok ko. Pastor, bakit? Ganun po ako ka-conscious. Bahagi po ng budget ng grocery namin ang Splash na gel. May brand pa talaga, Splash. Bikinemen. Okay? Bahagi po ng grocery yan. Ganun po ako ka-conscious sa buhok ko. At hindi lang po ako ganun ka-conscious. Conscious din po ako sa pananamit. Kaya po ang inyong pastor, ako po mismo namamalan siya ng damit ko. At pagdating ko sa bahay, ang inyong pong pastor ang planchador sa bahay. You ask my kids and you ask Ate Joyce, ako po ang planchador sa bahay. Kasi po, gusto ko planchado-planchado. Bakit? Obsessive compulsive po ako pagaling. Conscious po ako eh. Ibig sabihin, aware po ako. Kaya po minsan, ganda na mata ko, aware din po ako. Parang bigat na mata ko ah. Baka may buta. Diba? Lalo na pagkatapos mong umiyak, diba? Sabi nila, kapag daw ang luha, natuyo ang muta. Kaya pag umiyak kayo, papahiran nyo kagad para pag hindi tuyo, hindi magiging muta. Okay? Conscious ako sa ganyan. Ang tawag doon, you become aware. Ibig sabihin, you become mindful. Iniisip mo yung mga bagay-bagay. Ganun ka ka-conscious eh. When it comes to communication, we need to be conscious as well. Bakit? Ano tayo magiging conscious? Bago bumuka ang bibig po natin as we communicate, we need to be conscious. Paano, Pastor? Una, pag bumuka ang bibig mo at may kakausapin ka mga tao, sabi po, okay, sa radyo, magsipilyo ka para hindi ka makamatay ng tao. Okay? Magsipilyo ka para maging pagpapala ka sa iba. Alright? Subukan niyo pong kausap niyo ako na hindi po ako ng toothbrush. Tapos nagpapakounsel kayo sa akin. Kasabihin niyo, Pastor, puspus po kayo ng ibang spirito. Ama, I need to be conscious. Ganun din po eh. On a deeper note, when we open our mouth,
and we need to be mindful. Mindful of what? Mindful of the things or the words that will come out of our mouth will actually build the person we are actually communicating and will actually build each other up. Bakit po sinabi dito, build each other up? Kasi ang tinuturo po ng Panginoon dito is not only communicating at ikaw ay mag-deliver lang ng words. Para makakuha ka ng tamang response, okay? Dapat, yung words na labas sa ibig mo, tama rin. Don't expect a right response if your messaging is wrong. How would the messaging be correct? The words that would come out of our mouth will actually, is supposed to be, or is supposed to build each other up. Anong tinuturo dito? Relationship. Correct relationship. Anong tinuturo dito? Unity at home. Harmony at home. Yung po ang itinuturo po dito, we need to be conscious as we communicate. Always being conscious as we communicate means choosing kind words. Choosing forgiving words. Yan po ang ibig sabihin po ng pagiging conscious sa pagkipag-communicate. Before we say a word, we make sure that it's kind. Practicein natin, ano? Kunyari, makita nyo yung asawa niya magulo buhok. Para sasabihin niya, sabihin natin sa hindi kind na words, ang gulo ng buhok mo, kasing gulo ng buhay mo, ouch, ang sakit, di ba ba? Paano mo gagamitin yung kind words? Love, sweetheart, I think kailangan mo ng supply. Gamitin mo yung supply ko. Grabe, no? Sarap nun, ano? Pag ang suot ng asawa mo, baduy, sabihin mo sa kanya, unkind words, ang baduy mo, lalabas ka ganyan, hindi ka planchado. Tapos hindi pa termo yung damit mo. Hindi pa tama yung sinusuot mo. Unkind words. Ouch. Sakit, di ba? Ano yung kind words? Love, tingin ko mas maganda pag ito suot mo. Yung totoo, inag-plancha na kita na susuotin mo. Ready na. Anong nangyari? It build. Sabi na, taka, paano kung attitude problem? Sama ng ugali mo? Ang gaspang ng ugali mo? Unkind words. Paano mo itatama yan? Alam mo, mas magiging maganda kung ganito sinasabi mo. Alam mo, kung ganito ginagawa mo, alam mo sabi ng Bible, you use kind words. You use gentle words. Alam mo, tinagurin ng Bible sa mga tao na nag-iisip bago magsalita. Ang tawag ng Panginoon doon, matalino. Ang mga tao hindi nag-iisip at binabase lang lahat ng lumalabas sa ibig based on emotions. Ang sabi ng Bible, bakbang. Fool. We need to be conscious. So, ang hirap ng topic mo ngayon. Kaya nga po sabi, we need to practice it. Practice yun. Practice lang. Diba? Hindi ba mga magagandang members ng IBC Manila? Amen. Diba? Amen. Hindi ba poging Pastor BJ? Amen. Diba? Diba kahit wala ka pang girlfriend, Pastor BJ? Amen. Pastor Aus, wait lang, may kasunod yun. Huwag kang mag-ala. Ipag-pipray namin na magkaroon ka lang ng girlfriend. Amen. Diba sarap kung ganun? It build relationship, diba? Diba? Kunyari, gamitin ko na. Kinakabahan po ako. Kasi wala si Brother Erwin. Ay ko si Pastor Christian ang pag-lead ng worship. Kinakabahan ako. Diba sa inyo, alam po na iniisip niya eh. Ah, oo nga, Pastor, nakakakaba talaga. Kasi wala siya sa, huwag niyo na ituloy. Kind words. Nasa'yo kay Pastor Christian,
As a Christian, nalaman niya na siya praise and worship leader. Ngayon pa lang mag-practice ka na. Amen? Amen. Amen. Nawala ba siya sa tono? Kung sasabi ko. Nawala ba siya sa tono? Hindi. Hindi masyado. Masabi niya, Pastor, alam, aminado naman siya doon eh. Asasin ba sa Christian? Nawala? Nag-backslide? Ha? Nagpe-pray? Pamaya pa. Okay. Sabi niya, Pastor, pwede po, sabi niya, Pastor Christian sa akin, Pastor, magbabackup din naman po kayo, no? Oo, pamagala. Nandok kami sa likod mo. Pati po ba si Ate Joyce? Oo! Wala lang silang mic kanina, hindi ko alam bakit. Diba? Pero magbabackup sila, pati si Ate Karen. Bakit? Kind words. Pwede mo sabihin, sintonado ka, huwag ka na mag-lead ng worship. Diba? Mawawala sa espiritu mga tao. Sakit sa damdamin yun, diba? Ang sabi namin, practice ka na ngayon pa lang. And huwag ka mag-alala. Pag-pray ka na. Ngayon pa lang, luluhod na kami sa Panginoon para... It's not being sarcasm or sarcastic. I was trying to be true. And I'm telling him, kahit anong mangyari, I'm direct your back. Huwag ka mag-alala. Huwag kang masarap sa pamilya. Dahil hindi ko kaya to. Huwag mo sabihin, ang bububo mo naman, tanga-tanga mo, hindi mo kaya yan. High school ka rin, hindi pa alam yan. Huwag mo sabihin ka nun. Ang sabihin mo, anak, hindi rin kaya ni daddy yan eh. Pero manaman, kaya ni mami yan. Pagtulong-tulungan natin. Di ba? Mat yan! Sabi ni mami, hindi ko kaya, huwag ka lang kasabi mo. Pagtulong-tulungan natin yan. Google is our best friend. Hantay ng tutorial. Di ba masarap yung ganun pamilya? Di ba? Nagtutulungan. We build each other up. May kanya-kanya naman tayong kahinaan. May kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. May kanya-kanya tayong kakulangan. Pero hindi ibig sabihin, okay? Lumamang ka sa aspeto na to, magaling ka na. Build each other up. Tandaan nyo, ang baho ng pamilya, baho ko rin. Tama? At ang anong bango ng pamilya, bango mo rin. Ano mga accomplishment ng family, accomplishment mo rin. So if you are proud with what your kids have done, tell them you're proud of them. Anak, ang galing mo, good job, para ka talaga sa tatay mo. Then, para sa magulang mo, isa lang may magulang, pero yung nanay, magagayin yung nanay. Diba? Panganak ka nun din. Pag may ginawa maganda yung tatay mo, ang galing mo doon sa assignment na ginawa mo sa akin. Nag-plant ako. Good job ka doon, Dad. Ang tawag doon, we just build each other up. O baka naman, pati yung salitang I love you, hindi niya nababanggit. Sabi niyo mo sa daddy niyo, sa mami niyo, Mami, Daddy, I love you. Yung I love you talaga, ha? Hindi ba sinabi lang, love you? Diba? Handaan nyo, messaging, o yung message, different from messaging, the tone of your voice, di ba? The body language, di ba? So, kung paano sabi niya, I love you, practice tayo, paano sabi niya, I love you? Gano'n ba? I love you! Gano'n ba? Paano sabi niya, I love you? Di ba? Kompleto to, ha? Tamang messaging, okay? Tamang tono, tamang body language. Tignan nyo maigi ha? Walang kukura. Okay? Tignan maigi. Ito ang gawin nyo. Magsabi nyo, I love you sa pamilya. I love you. Diba? Kuya Kim. Hindi pogi, hindi guwapo. Sakto lang. Nanonood ng vlog. Tamang messaging. Tamang tono. Tamang body language. Availability. Okay? When we communicate. Boldness when we communicate. And consciousness when we communicate. Kailangan po natin sa pangalan po yan. If we want our family to be strong, if we want our family to be solid, if we want to solve conflicts at home, communication, stimulating communication at home is important. Sana po, naging blessing po sa akin. Medyo mahaba message ngayon, ano? Pero okay lang. Masarap naman, ano? Amen.
Sana po na-communicate natin ng maayos. At sana po may natutunan po tayo, no? Sana po naging pagpapala po sa atin. Ngayon po na-miss nyo. Pastor, may detalye ako na-miss dun sa message eh. Okay? Balikan nyo sa YouTube, i-upload ko po yan mamaya o bukas, i-upload ko yan. Balikan nyo. Bakit po? Pastor, kayo ba binabalikan nyo yan? Maniwala po kayo sa hindi. Kahit po ang pastor nyo nagsalita, binabalikan ko po yung mensahe. Bakit po? Iba po kasi yung pinakikinggan mo yung salita ng Diyos. At iba yung ikaw nagsasalita. I listen to it. Over and over again. Bakit? Because my belief is when we hear the word of the Lord, it is not supposed to be heard alone. It is supposed to be applied. So mahalaga po sa akin personal yung bawat punto. Na I make it sure every point in the message, every principle that the Lord actually taught me or the Lord taught us, ina-apply po natin sa buhay po natin. Right? Sana po, may apply po natin sa buhay po natin ito. We stimulate communication at home. That we will be motivated, we would be determined, we would be enthusiastic in communicating with our family. Okay? Bago ka makipagkwentuhan kung kani-kanino, papinyak muna makipagkwentuhan. Bago mo kumustahin yung mga kachokaran mo, yung mga kaibigan mo sa Facebook, sa Twitter, whatever, di ba? Bago mo sila ma-EDM, bago ka makipagkwentuhan, pamilya muna, kwentuhan muna kayo. Upo kayo sa isang upuan, kahit kayo magkakasama, di ba? Kwentuhan kayo, kumusta kayo, kumusta ka anak, may nararamdaman ka ba? To the point na may sama na loob ka ba kay mami? May sama na loob ka ba kay daddy? Diba? Daddy, may sama na loob ka ba kay mami? May sama na loob ka ba sa mga anak mo? Sabihin mo! Communicate it properly. That's a good communication at home. Mahalaga po yun. Sobrang, sobrang mahalaga po yun. So we pray. Lord God, Heavenly Father, we are so thankful. We are so grateful for the abundant blessing of your word that was delivered at the back of this pulpit na po sa tabi nito. Dalangin po, Panginoon namin, anumang po natutunan namin, Panginoon, sa mensahe mo sandaling ito, ay makatulong po, Panginoon, sa amin. At may apply po namin, Panginoon, sa aming Panginoon, paipag-communicate sa family. Marami po, marahil, Panginoon, pamilya, sa pagkakataon na ito, sira na komunikasyon sa tahanan, Panginoon. Sabi nga po ng hotel ko, Panginoon, cannot be reached. Marami po mga family members cannot be reached now when it comes to communication. Marami po, Panginoon, sa family, Panginoon, broken ang communication. Putol na, Panginoon, yung linya ng komunikasyon, Panginoon. Marami po, Panginoon, may communication nga, pero hindi naman po, Panginoon, maganda yung pakikipag-usap, Panginoon, sa tahanan. Lord, by your grace, I know, Panginoon, kaya mo i-correct po, Panginoon, ang bagay na ito. At anytime, Panginoon, pagdating sa communication sa tahanan, we will always be available, Panginoon. Not only that we will be available, we will be bold in correcting our family in a respectful manner. Ganun din po, Panginoon, that we will be conscious na anong po lalabas sa bibig mo namin mga salita ay yung mga salita na maaari makapag-build, makapag-encourage, at makapag-tugin po, Panginoon, sa bawat isang bahagi ng pamilya. At yan po, Panginoon, nagkakaya namin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya po lamang dahilang Diyos. Muli, Panginoon, salamat sa pangungusap mo, Panginoon, sa kalagitnaan ng gawain nito at sa kalagitnaan ng mensahe mo. Binabalik po namin sa ito. Puli po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Okay, are you blessed? Amen.